Binalikan ni Ara ang panahon ng kanyang pagsisimula sa showbiz. Naging inspirasyon pala niya noon ang kanyang mommy, na isa rin palang artista noong kanyang kabataan. VTR ako sa mga commercials. Tapos nag-extra ako. Naging passersby pa ako. As in yung, sabihin yung director, daan. Ganun. So daan yun ako. Sabi ng mami ko, ano ba? Mas malaki pa yung ginagastos natin sa kita mo dito. Magkano kinikita mo kung yung mga ganun, mga parang, ewan ko, 100 pesos lang yata nun. At para mapabilis nga ang pangarap ng kasikatan, nagdesisyon daw si Ara na pasukin ang pagpapaseksi. Mismo sa sinihan, hindi ako makapasok kasi 18 years old. Wala pa akong 18. Nagpa-sexy na ako. Tapos, after the scene, every after scene, umiiyak ako. Hindi ko pa pala kaya. At dito na nga raw nagsimulang mapansin si Aramina. Hindi naging mahirap sa'yo na magtanggal ng subplot for a film? Nagpapalabas ako ng tao. Sabi ko kung pwede, cameraman lang. Tsaka yung boom, i-plant mo na lang dyan. Alis ka na. Matapos kong tikman ang hinanda ni Ara, pansamantala ko siyang iniwan para sa isang espesyal na bisita. Ito sina Jen at Angelo Bonavente. Ilan lang daw sa mga natulungan ni Ara noon sa kanyang Aramina Foundation. Minsan na kasing nagka-problema sa atayang anak na si Angelo na napa-opera sa tulong ni Ara. May friend kasi siya na nakakita ng can ni Jello sa isang, I think, supermarket. Tapos, nag-try yung friend niya na maghanap ng tutulong kasi we need 2.3 million din para sa operation. Nung naghahanap sila ng gustong tumulong, si Ara yung pumayag. Nako, I can't wait dahil sosurpresahin po natin si Aramina. Kasama ko ngayon yung batang natulungan. Nung dinala na siya sa bubblegum, ewan ko na fasadin parang, ano ba yan, parang naano ko, grabe, yun. Sobrang kahit hindi ko sila kaano-ano. He was only 2 years old. And because of him, kaya ako nagtayo din ng foundation. Laki na, grabe. Talagang you can, you know, change someone's life, no? Si Direk, pinaiyak ako. How are you? Okay lang. Uy, grabe na. Malinaw na siya magsalita.